Magandang hapon. Narito ang weather update sa araw ng Martes, October 10, 2023. Meron tayong binabantay ang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling namataan sa line 1,285 km east ng northeastern Mindanao. Meron din tayong bagyong binabantayan na may international name na Bulaben at ito'y huling namataan sa line 2,300 km east ng southeastern Luzon. Nananatili naman mababa ang tsansa na itong dalawang weather system na pumasok mismo ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero itong low pressure area ay maaaring maging isang ganap na trough na lang neto ni Bulaben at magdadala pa rin ng malawakang pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa within the next 2 to 3 days. Sa ngayon, itong low pressure area, makikita natin yung trough niya, malaki, malawak pa rin ang nakaapektuhan dito sa ating bansa. Kaya asahan natin dito sa Palawan, Bicol Region, kabuuan ng Visayas at Mindanao na magiging maulap ang panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon pero may mga chance pa rin na localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Dako tayo sa magiging panahon natin bukas dito sa Luzon. Asahan natin dito sa Metro Manila, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon na magiging maulap pa rin ang ating panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan dulot sa pag-angat na itong axis ng trough ng or extension na itong low pressure area. Pero dito naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan natin ang maaliwalas na panahon na may mga tsansa ng localized thunderstorm. Sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura between 25 to 31 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 to 33. Baguio, 17 to 25. Dito sa Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 23 to 30 degrees Celsius. Legazpi, 26 to 29. Dito sa Calayan Islands at Puerto Princesa, maglalaro ang temperatura between 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Visayas at Mindanao, ito sa Mindanao, asahan natin Southern Mindanao, makakaranas sila ng maaliwalas na panahon. Pero hindi mawawala ang mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Pero dito naman sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, asahan natin makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, dulot dito sa pag-angat nga ng axis netong trough or extension netong low pressure area. Sa Iloilo, maglalaro ang temperatura between 27 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Dito sa Cagayan de Oro, 25 to 31. Zamboanga, 25 to 30. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seabirds ng ating bansa. Asahan natin ang slight to moderate na kondisyon ng ating karagatan. Para naman sa weather outlook natin sa next 3 days dito sa mga piling syudad sa ating bansa. By Thursday, asahan pa rin natin dito sa Metro Manila at Legazpi na magiging maulap pa rin ang ating panahon na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin na itong trough na itong low pressure area. Pero pagdating naman ng Friday at Saturday, asahan na natin na improving na ang ating weather at makakaranas na tayo ng maaliwalas na panahon. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25. Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius. Metro Cebu, 25 to 32. At Metro Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Ang sunset mamaya ay 5:40 p.m. at ang sunrise bukas ay 5:47 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang hapon.